Yo, what's up? What's down? What's next? Andito na naman tayo sa aking channel dito sa Tropaeng TV. Kung sino pang na hindi nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Isa nga pala, shout out kay classmate ko si Jesse Jesurem. Yun, wala ko na, nagpapa-shout out siya sa akin. Ngayong next na vlog na ito, meron na naman akong ituturo sa inyo. Bright minds, bright tips. Itong ituturo ko sa inyo, mga katropa, is isa na namang menu. Isang recipe pala. Isang recipe na kakaiba. Bagay na bagay siya ngayong tag-ulan kasi binabayo tayo ng ano ngayon, ng bagyo. Ngayon, ang lulutuin natin ay magluluto tayo ng sinampalukang manok. Ewan ko kung sinampalukan ba o ano, yung inasimang manok. Basta itong recipe na ito, nakita ko at natikman ko doong sa Nueva Ecija. Yan yung pinakaano nilang recipe, yung sinampalukang manok. O inasimang manok, ganun. Basta kung anong tawag nyo doon, yun na yun. Ngayon, ang una nating gagawin is magigisa muna tayo ng recado niya, yung luya, bawang, sibuyas, may paminta. Siya nga pala, mga katropa, kaya ang recipe natin ngayon na sinampalukang manok o inasimang manok, hindi tayo gagamit ng pampasim, yung sampalok. Hindi tayo gagamit ng anumang pampasim, sampalok, sinigang mix, wala tayong gagamitin. Pero ang recipe natin, inasimang manok o sinampalukang manok. Paano nangyari yon? Kaya yon, manood kayo. Papakita ko kung paano ko lulutuin ang sinampalukang manok na walang pang-asin. Isa na rin siya. Ito yung sibuyas, importante ito. Bawang, sabay-sabay na natin kasi maghahalo-halo ng dingin. Sige. Kapag medyo nag-brown na siya, yan. Kapag medyo nag-brown na siya, pwede na natin ilagay yung pang main event natin, yung manok. Nagtataka kayo kung bakit tayo magluluto ng sinampalukang manok na wala namang pang-asim. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Na sinampalukang manok na wala namang pang-asim. Nagtataka kayo siguro, no? So mga katropa, ang pinaka main ingredient niya ngayon ay ito. Jaran! Kilikili ng manok. Diba? Kilikili ng manok. Naisip nyo ba kung paano siya aasim? Siyempre kilikili yan, eh. Kaya hindi mo na kailangan gumamit ng sampalok at pampaasim. Sapat na yung kilikili ng manok. Basta kilikili lang ng manok ang isasahog mo, ang gagamitin mo. Huwag ka nang maglalagay ng iba pa, paawa, ano, mag-aamoy paano siya. Kaya ang pinaka recipe niya, ang pinaka main ingredients niya, kaya siya naging inasimang manok, kilikili ng manok ang ginamit nating parte ng manok. Kaya yun, kung gusto nyo mas maasim, huwag nyong huhugasan yung manok. Pag binili nyo, yun na yun. Huwag nyo nang huhugasan. So, salamat mga kaibigan. O, pwede na palang igisa. Salamat mga katropa. Sa panunood, sana nasiyahan kayo. Yan ang ating recipe ngayon, yung sinampalukang manok na walang pampaasim. Lalagyan na rin ng paminta. So, guys, sana na po, mayroon na naman kayo natutunan sa bago nating recipe ngayon. Nung una, yung half-cooked na kamuti tops. Ngayon, ito naman, sinampalukang manok na walang pampaasim. Ang ginamit natin na parte ng manok, puro kilikili ng manok. No, pag gusto nyo pang mas maasim, huwag nyo huhugasan yung kilikili ng manok. Isahog nyo agad. Sigurado yan, maasim na maasim yan. Mamaya, titikman natin yung luto ko. So, subscribe sa aking channel, like and share. Salamat sa panonood. Shout out sa mga viewers natin dyan. Alright, alright, alright. Sige, patay.